What's up, YouTube? Asiatic here. Welcome back sa channel ko. Today, we will be doing another unboxing video. I-unbox natin ng Air Max 95 Neon OG Colorway. So, umpisahan na natin. Let's go! Pero bago natin i-unbox to, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nanonood sa videos ko at mga subscribers ko. Thank you so much. I know it's been a crazy year, lalo na sa COVID, sa lahat ng mga nangyayari all around the world. I just wish you guys are okay and with your family and having a nice celebration and forget all about that for a while, especially ngayong magpapasko na and Christmas holidays. I hope you guys are having a good Christmas. So let's get into it. So sa lahat ng mga hindi nakakaalam, nakatira ako sa London. So at the moment, Brexit is happening. So there's a lot of delays when it comes to the deliveries, because they have to be imported in the island or in the country, which is I'm not really looking forward to. I don't know what the future will hold. So itong shoe na to, napanalunan ko siya sa Raffle sa size. Sa hindi nakakaalam sa size, isa siyang sneaker shop na nagpaparaffle sila sa mga exclusive shoes. So kung nanalo ka, you have a chance to purchase that shoe. So hindi siya free. I just won the raffle and I was lucky. Actually, nag-enter ako ng dalawang raffle doon. Nanalo ako ng isa at natalo ako doon sa isa. So, well, you cannot have them all, you know? So, umpisa na natin i-unbox to. Oh. That's already a fail. Oh, yes. Wow! Pangit ang box na to, man. Marami nagko-complain sa mga boxes ng size. Marupok daw sila. At madali silang ma-crush. Isa na yung kaibigan kong si Julius. Pinakita niya yung isang picture niya sa akin ng mga boxes ng size. At wasak talaga siya. And wasak yung box ng shoe. And yeah, that's really bad when it comes to like delivery and packaging. Excited akong i-unbox to because dumating ako sa London ng 1996. Obviously, lumabas to ng 95, kaya nga Air Max 95. May pagka-nostalgia vibe ang sapatos na to sa akin dahil nung nasa university ako, nung kararating ko dito, karamihan ng nasa campus namin, may mga iba rin akong mga classmate na they have this shoe and wala pa akong masyadong idea noon pagdating sa mga sneakers. Mahilig na ako sa sneakers pero hindi ko pa sila ma-afford nun. So, it's nice for them to have it retro and able to look at it in more detail. Ito yung box. Its size. And this is the box. So, combination siya ng silver or gray, tapos black, tapos white writing with vault colorway or like para siyang mint green na nakalagay ay Air Max. Dito sa side na to may nakalagay, Air Max shoe represent the most important advances in Nike Air cushioning. Larger volume, greater efficiency, and more visually in the heel and now in the forefront. Innovation has never been so clear. Kaya binanggit nila yung air cushioning dito dahil ang Air Max 95 ay ang pinakaunang magkaroon ng visible air bubble sa forefront niya, which is mind-blowing at that time at very innovative siya. Ang designer nito ay si Sergio Lozano, which revolutionized the Air Max cushioning in a way. So tingnan natin kung ano ang nasa loob ng box. So meron siyang parang arch support, tapos meron tayong plain tissue paper. Tapos sa loob is the shoes. So eto na sila, guys. That booty. And, napakaganda ng shoe na to on hand. So wala akong OG pair nito, so hindi ko siya mako-compare. Pero base sa mga nabasa ko, it sticks to the original. So tingnan natin yung detalye ng shoe. Ang nag-design nito ay si Sergio Lozano. So nung dinidesign niya itong sapatos na to, nakakuha siya ng mga inspiration when it comes to erosion. Kaya makikita mo yung iba-ibang gradients niya. At isa rin sa inspirasyon niya ay ang human anatomy. Kagaya ng mga muscle tissues or layers na muscle tissues at saka yung spine. Kaya nakita niyo para siyang sapin-sapin, which represents the muscle tissues. At saka meron siyang pagka-rib, which reminds you of the human spine. Like I said, ito ang pinakaunang magkaroon ng visible
air cushioning bubbles sa forefront niya, which is here. Nung nakita ko to back in the days, I was like, whoa, futuristic na futuristic ang look niya. Lalos na yung mga hints of neon, talagang nagpop-pop yung shoe. Yung outer sole niya, para siyang waffle style na traction. Tapos merong different PSI. Dito, hindi ko alam kung binobomba nila at ganun talaga yung PSI ng shoe. Tapos merong nakalagay na Air Max written on neon. So combination siya ng neon at saka black. Tapos dito sa side ng shoe, meron tayong black midsole na super tigas niya. Tapos visible yung mga air cushioning niya. Sa loob ng air cushioning, nandun din yung neon colorway. Pagdating naman sa side ng shoe, meron tayong gradient style. Mas darker siya sa ilalim, tapos palighter ng palighter yung shade niya. Dinesign niya daw to para hindi siya masyadong madumihin agad. So it's more darker, it's more easier to clean malapit sa mudguard niya. At the back, meron tayong Nike Air at maliit na swoosh na Vault colorway sa side. Kung mapapansin nyo guys, ang Air Max 95 ay very minimal ang branding niya. Maliit lang na swoosh at saka maliit lang na Nike ang makikita mo. And the rest of the shoe is very clean. Tapos sa toe box, meron tayong white mesh. Tapos sa gitna is a darker suede. Pagdating naman sa tongue at saka sa lacing system, yung mga eyelets niya is Vault colorway. Tapos meron tayong white rope laces. Tapos meron tayong light gray suede that runs in the middle of the tongue. Tapos sa taas ng tongue, meron tayong Air Max logo that is embroidered on the tongue. Sa loob naman ng sapatos, meron tayong Vault colorway na insoles. Pagtapos nakalagay yung Air Max logo written in black. And that's the detail of the shoe. It's very nice, very clean colorway. It really pops. And yeah, it's super nice. Ngayon pag-usapan natin ang resale value ng shoe na to. Yes, Air Max 95 have resale value, guys. Pero selected lang yung mga Air Max 95 na may resale value. So, hindi lahat. So, make sure you double check. So, ang normal price sa shop ng sapatos na to is 145 pounds or 9,400 pesos. At sa StockX naman, ang resale value ng shoe na to ay nagpa-fluctuate yung presyo between 190 to 270 pounds, which is sa Filipino pesos is 12,000 to 17,000. So huwag kayong mag-alala kung meron kayo nito, meron na kayong tubo agad, which is a great news for resellers. So that's my review and my resale prediction, guys, pagdating sa Air Max 95 Neon. What do you guys think of this shoe? Please comment down below. Gusto kong marinig yung mga opinion nyo rin. At kung bago rin kayo sa channel ko, please like, share, and subscribe. Malaking tulong yon sa channel ko. And hopefully, I see you on the next one, guys. Merry Christmas and see you soon. Soon. Okay? Peace.